Si tayo po tayong lahat. Makibukas po kayo sa Luke 4, verse 17 to 21. Verse 17. And the book of the prophet Isaiah has handed to him. And he opened the book and found the place where it was written. Verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives, and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed. Verse 19, to proclaim the favorable year of the Lord. Verse 20, and he closed the book, gave it back to the attendant, and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. Verse 21, and he began to say to them, today's scripture has been fulfilled in your hearing. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos na langit, pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming nabasa na pakinggan. At ikaw po ang aming maging tagapagturo sa magitan ng iyong Holy Spirit. Ano man ang mga humahadla, mga nagawa namin pagkukulang, linisin po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang kami maging karapat-dapat sa iyong banal na presensya sa pakikinig ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Praise God. Mamaya po, meron pong short meeting, mga leaders. Lalo na po yung hawak po ng bata. Babalik po natin yung ating kids ministry. At yung pong ating ministry din po sa community o sa barangay. So mamaya po, saglit lamang po yun, 5 to 10 minutes ay meeting po tayo. Purihin ang ating Panginoon pagkatapos po ng ating gawain. Praise God. Tatapusin ko po, mga kapatid, yung mensahe ng ating Panginoon tungkol sa propesiya. Kasi naputol po ito at hindi ko po na ituloy. At ngayon po ay itutuloy po natin ang propesiya tungkol kay Kristo. The prophecy about Christ. So ito po ay tuloy-tuloy serye at marami pong propesiya tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay napakahalaga, mga kapatid, ang propesiya tungkol kay Kristo. At ang Kristo ay siya po yung na maging savior po ng buong mundo. At ito po inihula na mabigyan po natin nadaanan na po natin to. Ang isang propeta ayon po sa 1 Samuel 9:9, sila po yung tagapagsalita ng Diyos. So literal po yan na tagapagsalita ng Diyos. Sinasabi po nila kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanila word for word. So ang inyong lingkod ay tagapagsalita rin ng Panginoon ay pinapaliwanag ko naman yung sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Yun po yung aking ginagawa, pagtuturo. So hindi po ako propeta. Kasi ang propeta ay pinapahayag niya word for word kung ano po ang sinabi ng Diyos at sinasabi ng Diyos para sa mga tao. Naintindihan po, ano? Yun po ang propeta. At para patunayan po na ang isang propeta ay sa Diyos, ay may sinasabi po ang Diyos na patotoo sa mga propeta. Ito po yung mangyayari. So para paniwalaan po ng mga tao, ayan nga ang propeta ng Diyos. Yung sinasabi ng Diyos sa kanila na maaring future o may pagpapahayag na mangyayari, ay nangyayari. Kaya para malaman po ng mga tao na talaga yan ay propeta ng Diyos, yung sinabi ng Diyos sa kanya, tinutupad ng Diyos.
nangyayari po yun. So yan po yung propeta. So mayroong mga tatakpo ang isang propeta, baba tayo anak. May dalawang elemento po ng tunay na propeta ng Diyos at yung kanyang propesiya. So napakahigpit po ng Diyos sa kanyang mga propeta. Inaalagaan po niya ang kanyang mga propeta. Maingat po ang Diyos sa kanyang mga propeta. Bakit po? Kasi meron pong mga nagpapanggap na mga propeta. At yung mga nagpapanggap na propeta ay siyempre inililigaw po ang mga tao. So ano po ang tatak ng isang propeta ng Diyos? So iniingatan po yan ng Diyos na yung kanyang sinasabi ay lahat nangyayari. Bakit po? Kasi pag meron pong isang propeta na sumabit po yung kanyang propesiya, ay hindi po yun sa Diyos. Automatic po, disqualified po yan. Kaya makikita nyo po, lahat po ng mga propeta sa Biblia na propeta ng Diyos, hindi po yan sumasablay. So, paano po natin malaman tunay na propeta? Yung sinabi niya, pag sinabi niya, ito ang sinasabi ng Diyos, nangyayari. Amen po ba? Eh, hindi nangyari. So, ano po ang maaring mangyari doon? So, yung propeta magpapalusot, ay nagbago ang isip ng Diyos. Ah. So, magkakaroon po ng problema. Kaya tayo naman po na binigyan ng Diyos ng tamang pag-iisip. Amen po ba? Ano? Tama po ba yung pag-iisip natin? Testing nga po. 1 + 1, 2. Tama. Pag may sumagot ng 11, may sablay po yun. Di ba? 1, 1. Napakasimple. Sumablay, hindi po yan sa Diyos. Okay. Ngayon, siyempre ang diablo, ginagaya niya ang mga propeta. Hello? Meron ba? Hello? Ginagaya niya ang mga propeta. Hello? Parang wala. Hello? 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 Ayan. Volume lang ba? Volume lang? Okay. Anak, meron? May sound? Hello? Hello? Ayun, meron. Tuloy natin. Okay. Ngayon, ang diablo, ginagaya niya. Ang diablo, gaya-gaya. Ginagaya niya para madaya tayo yung kanyang mga propeta, nangyayari din yung sinasabi. Ngayon, parehong nangyayari, ano ngayon ang ating panabla? Okay, na yan nga ay propeta ng Diyos. So, hindi porke naman nangyayari, pwedeng dayain ng diablo, ay nangyari yung sinabi, propeta ng Diyos yan. Okay, meron pong panabla ang Diyos. Ano po yung sabi ng Diyos? Okay, kapag ang propesiya ay nagtuturo ng pagkakilala sa Diyos. Ayun. So yung propeta at yung propesiya niya, inilalapit ka kanino? Kay Yahweh. Sa Diyos na buhay. Sa tunay na Diyos. Okay? Ngayon, pag hindi ka nilalapit sa tunay na Diyos at ibang Diyos yung binabanggit, ay kahit nagkatotoo ang propesiya, ay hindi po yun sa Diyos. Okay? So, yun po yung ating palatandaan. Ngayon, sa Lumang Tipan, ang Diyos ay nagpahayag na ng mga propesiya na susulat. So, sinulat na ng mga propeta, kaya nagkaroon po tayo ng Old Testament. Kaya nga po ang propesiya sa Lumang Tipan ay napakahalaga sa katuparan ng pagdating ng Mesiyas. Ng Mesaya. Sino po yung Mesaya? Ito po ang pinili ng Diyos na Savior ng buong mundo. Amen po ba? Okay. Ngayon, sino po ang nagsabi na merong parating na Mesaya? Ang Diyos. Bakit po tayo naniniwala sa Mesiyas? Kasi sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. So yung kaalaman po na merong ipapadala ang Diyos na tagapagligtas, Mesiyas, ay galing po yan sa mga sinulat ng mga propeta
tungkol sa Mesiyas dahil ang Diyos po ang nagsalita, ang nagsabi. Ngayon, ang ibang salita po sa Mesiyas ay Kristo. Kristo. So yung Christ, hindi po yan apelyido ni Jesus. Jesus Christ. Ba, apelyido. Hindi po yan family name. Yan po ay isang titulo o title. Title po, hindi ng lupa. Ah. Title o katawagan sa ipapadalang tagapagligtas ng Diyos. Sino po yon? Yan po ang Kristo, ang tagapagligtas, ang pinili ng Diyos na Savior of the world. Ayan. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ang nagsabi po yan ay si Yahweh. Sino po si Yahweh? Siya po ang Diyos ni Abraham. Amen po ba? Okay. Ngayon, ilan po ang Diyos ni Abraham? Isa lang. Si Yahweh. Meron lamang isang Diyos, si Abraham at siya si Yahweh. Sa ibang katawagan, tinatawag siyang Jehovah. Sa ibang katawagan, tinatawag din siyang Allah, Diyos ni Abraham. Sa reliyon po ng buong mundo, ay meron lamang pong, kasi maraming reliyon. So, sa reliyon ng buong mundo, ay nahati lang po siya sa tatlong grupo. So, yung una, ito po yung naniniwala na iisa lang ang Diyos. Yan po yung isang grupo ng mga reliyon. Yung pangalawang grupo ng mga reliyon, ito po yung mga grupo ng mga reliyon, sama-sama na po sila, naniniwala sila sa mga Diyos. Marami ang Diyos. Okay? Yan. Multiple gods. Mga Diyos-Diyosan, mga Diyos. Okay? Then, yung isang grupo ng reliyon, ito po yung hindi naniniwala sa Diyos. Reliyon din po yan. Wala naman silang pinaniniwala ang Diyos. Ang pinaniniwalaan nila ay ang sangkatauhan. Humanity. Kumbaga, ang Diyos ay tayo na yon. Mga tao na. Okay? So, tayo ang superior being sa buong mundo. Tayo na yon, mga tao. So, yun yung grupo ng reliyon tatlo. Ngayon, saan tayo nandito? Okay, dun tayo sa grupo na naniniwala sa isang Diyos. At sino po yung Diyos na yon? Si Yahweh. Sa ibang katawagan, siya ay si Jehovah. Si Yahweh rin yon. Sa ibang katawagan, siya si Allah, ang Diyos ni Abraham. Si Yahweh rin yun. Naintindihan niyo po. Okay, ngayon, anong reliyon ang nasa grupo ng naniniwala sa isang Diyos ni Abraham? Okay, tatlo po yun. Tatlo. Sino po yun? Sino po yung unang reliyon na yun naniniwala sa Diyos ni Abraham? Ang reliyon ng Israel. Ang reliyon ng mga Hudyo. Ang Judaism. Okay? Yan yung reliyon na pinakapropeta ng Israel ay si Moises. Naintindihan po ninyo? Okay, yun yung reliyon ng mga Hudyo. Ayan. Pangalawa, naniniwala sa Diyos ni Abraham ay ang reliyon ng mga Muslim. Ang Islam. At ang paniniwala nila ay ang iisang Diyos ay ang Diyos ni Abraham. Kaya lang, hindi Yahweh ang tawag nila. Hindi Jehovah. Ang tawag nila ay Allah. Okay? Ngayon, yung pangatlong grupo na naniniwala sa isang Diyos ni Abraham, na tunay na Diyos, na si Yahweh, ay ang reliyong Kristyanismo. So, saan po tayo nalalagay sa grupo ng tatlo na yon, mga kapatid? Na naniniwala sa Diyos ni Abraham. O, hindi naman tayo Hudyo. Hindi rin man tayo Islam. Diba? Muslim. O, ano po tayo ang grupo? Grupo ng mga Kristiyano. Okay? Ngayon, sa grupo ng ito, na naniniwala sa Diyos ni Abraham, ay naniniwala po ito
tatlo ng grupo na to sa Mesiya o sa Kristo o sa Christ. So may Mesiya na darating. Ngayon, ito na po ang naiiba sa Kristiyano. Bakit? Kasi tayo lang sa tatlo na grupo na yon ang naniniwala na ang Kristo na ipinahayag ng mga propeta na darating ay walang iba kundi si Jesus at siya'y dumating na. Okay, ngayon, iyon lang ang naniniwala na ang Kristo ay sino? Si Jesus. Amen po ba? Okay, na ang original na pangalan ng Panginoong Jesus ay Yeshua sa Hebreo. Yeshua. Y-E-S-H-U-A. Yeshua. Naintindihan niyo po yan. Okay. Ngayon, ang reliyon ng mga Hudyo, Israel, hindi sila naniniwala na si Jesus ang Kristo. Sa katunayan, sinabi nila kay Jesus na pinaratangan nila si Jesus na ano? Na si Jesus ay nagsisinungaling at nag-commit ng tinatawag na pamumusong o blasphemy sa Diyos. Kaya ano ang parusa nila sa ating Panginoong Jesus? Pinapako nila, pinapatay nila. Naintindihan niyo po? So ang mga Hudyo, pinapatay nila si Jesus, although naniniwala sila na talagang merong Jesus. At ang paniniwala nila kay Jesus ay maaring propeta ng Diyos, pero sumobra na sinasabi ni Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yun ang hindi na nila pinaniwalaan. Kaya pinapako nila sa cross. Okay. Ngayon, ang Islam naman ay hindi rin sila naniniwala. Naniniwala sila si Jesus ay nandiyan, nag-exist siya, pinanganak talaga sa Israel, pero isang propeta lamang. Hindi sila naniniwala na si Jesus ang Mesiyas, ang Kristo, ang anak ng Diyos. Naintindihan niyo po mga kapatid? Okay. Ngayon, ang pinakapropeta naman ng Islam ay si Muhammad. Okay? At meron silang sariling Biblia. At ang Israel ay merong Torah. Yun ang pinaka-Bible nila, which is the Old Testament, yung Law of Moses. Ang Islam ay yung Quran na sinulat ni Propeta Muhammad na may nagpakita sa kanyang anghel. Sino ba yung anghel na nagpakita sa kanya? Kung hindi ako nagkakamali, i-google nyo na lang ay si Angel Gabriel. Kung hindi ako nagkakamali. At tayo naman mga Kristiyano, ang ating Biblia pinangahawakan na saliga ng ating paniniwala at pananampalataya ay ang Biblia na binubuo ng Old Testament and New Testament. Kristiyano lang po ang naniniwala sa Old and New Testament. Ang mga Hudyo, Torah, yung Old Testament. Naintindihan po ninyo. Okay. So tayo lang po ang naniniwala na si Jesus ang Kristo. Ngayon, bakit po tayo naniniwala na si Jesus ang Kristo? Kasi sinabi ng Diyos sa kanyang mga propeta na ang Kristo, ito ang palatandaan. So ang Diyos maliwanag, nagbigay siya ng mga palatandaan na ating pinag-aralan sa nakaraan na ito nga ang nagpapatunay kasi yun ang pundasyon ng ating pananampalataya na si Jesus ay ang Mesiyas. Ngayon, pag hindi mo alam yung propesiya, wala madali tayong bumagsak sa ating pananampalataya. Kasi hindi natin mapapatunayan without the prophecy, hindi natin mapapatunayan na si Jesus nga ang Kristo. Ay naniniwala sa Mesiyas.
Okay. Pero tayo lang, Kristiyano, ang naniniwala na si Jesus yon. Sa kanila ay coming soon pa. Ano yung coming soon? Parating pa lang. Sa atin, dumating na. Bakit tayo naniniwalang dumating na? Because of the prophecy. Ngayon, sa mga nakaraan, napatunayan natin na si Jesus yon, yung Kristo. Yung napag-aralan po natin. At ito rin ang patunay ni Jesus na siya nga ang Kristo. Yung propesiya. So pag walang propesiya na napatunayan na si Jesus ay siya yon, ay hindi niya pwedeng sabihin na siya ang Kristo, ang katuparan ng propesiya, kung hindi niya mapapatunayan na siya ngayon. At yung verse na binasa natin kanina, sa Luke chapter... Okay, balikan ko lang po yun, ano? Okay, sa Luke chapter 4, verse 17 to 21, ito po yung pinaka-main verse ng propesiya ng Kristo. Kaya sinabi niya, sa inyong pakikinig ay natupad na ang propesiyang ito. Kaya di ba nagalit yung mga Hudyo sa kanya? Kasi yun ang propesiya ng Kristo. So si Kristo, inangkin niya yung propesiya tungkol kay Kristo na sinasabi niya siya ang Mesiyas. Okay? So balik tayo. Merong mahigit na 40 prophecy tayong pag-aaralan tungkol kay Kristo. At nauna na po yung Christ's birth. Tama po ba? So, yung Pasko. Yan. So, yung kapanganakan ng Kristo, napatunayan natin, si Jesus nga yun. Okay, kung na-miss nyo po yan, ay yung ating GC, ay meron po akong na-post doon na PDF file ng mensahe na yun. At yung hindi ko lang po sure kung na-record ng ano ng i-check ko po kung na-record sa kung mayroon akong YouTube na recording para makita po niyo 'yon. So, yung propesiya ng Diyos sa kapanganakan ng Kristo, natapos na po natin 'yon. Yun po yung na-topic natin nakaraan nung Pasko. At napatunayan natin na si Jesus nga ang Kristo. Okay? So, ano po yung pinaka-sign ng kapanganakan? Naalala niyo po ba? Kahit wag na po yung verse, pero yung prophecy. Oh, sa Isaiah 7:14 'yon, di ba? Ano yung pinaka-sign ng kapanganakan para malaman natin? Binigyan tayo ng sign ng Diyos ito, sa magitan ng mga ni propeta Isaiah na para malaman natin ipinanganak na siya ay isisilang ng isang birhen, which is impossible. Wala pong nanganganak ng birhen. Hindi ba? Ngayon, sa history ng tao, merong nanganganak po ng birhen. At yan po ay nangyari 2,000 years ago sa magitan ni Virgin Mary. Pero nung nakapanganak na po siya, hindi na po siya birhen. Tama po ba? Bago lang po ng anak, birhen siya. Ibig sabihin, hey, wala pong gumagalaw sa kanya. Bagamat may asawa po siya, ay hindi po siya ginalaw ni Jose. Bago siya manganak kay Jesus. Dahil ang kanyang pinagbubuntis ay sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So, yun po yung direkta na sign na ibinigay ng Diyos sa mga propeta. At ito po ay tinupad ni Kristo. At alam niyo po, di ba, specific. Sinong nanay? Birhen. Okay? Kaninong lahi? Di ba? Lahi ng Hudyo. Lahi ni Haring David. At si Haring David ay mula kay Abraham. So, hindi pwedeng hindi sa lahi ni Abraham, hindi sa lahi ni Haring David. Sabi na ng mga propeta yon. Kasi ang lineage niya ay hari. Kaya si Jesus ay hari. Okay? Ngayon, saan pinanganak? Anong lugar? Alam niyo, nung in-interview yung mga Hudyo, saan pinanganak si Jesus? Yeshua. Alam niyo po, siguro sa 10 sumagot,
anim po ang sumagot na siya ay pinanganak sa Nazareth. Apat ang sumagot na pinanganak siya sa Bethlehem. Ayan, no? Bethlehem at Nazareth. Na-confuse po yung iba. So, pag sa Nazareth siya pinanganak, ay hindi siya ang Mesiyas. Kasi maliwanag ay ipapanganak saan? Sa Bethlehem at siya ay isang Hudyo. So, tinupad ni Jesus. Lahat yan. Ng Islam na si Jesus ang anak ng Diyos. Yun nga lang. Sino po ang tumanggap? Ang mga Kristiyano. Sino po ang mga binubuo ng mga Kristiyano? Mananampalataya o katawan ni Kristo, mga alagad. Binubuo po yan ng mga mananampalatayang Hudyo at mananampalatayang Gentil. Amen po ba? Sino po ang unang mananampalataya? Mga Hudyo. At sumunod po yan ay yung mga mananampalatayang Gentil. So, sino po ang binubuo ng mga Kristiyano? Mananampalatayang Hudyo at mananampalatayang Gentil. Kasi baka isipin nyo, pag sinabing Kristiyano, Gentil lang yan. Hindi Hudyo, hindi po. Ang original Christians, mananampalataya, mga alagad ni Kristo, ay mga Hudyo. Sila po yung original. Sabit lang po tayo. Naintindihan niyo po? Kaya lang, mas marami na tayo ngayon. Kesa siyempre, ang Hudyo, isang bansa lang yan. No? Yung ibang mananampalataya Gentil, lahat ng bansa yan sa buong mundo. Ayan, purihin ang Panginoon. Ngayon, yung propesiya po ng Diyos tungkol kay Kristo ay nagpatuloy po yan sa kanyang ministry. Ibig sabihin, hindi lang po yung kapanganakan, kundi pinatotohanan din po ng Diyos habang si Jesus ay nagmi-ministeryo sa mga tao. Ayan. Hindi po natapos nung pinanganak, tapos na. Tuloy-tuloy po yan. Hanggang pagkabuhay muli, hanggang po yan sa kanyang pagbabalik. Yung propesiya tungkol kay Kristo. So yung propesiya po ng ministeryo, para makita po natin ang gagawing ministry o paglilingkod ng Kristo sa mga tao. Ayan. So baba lang po tayo. Okay. So yung una, ang Mesaya o ang Kristo was confirmed. Okay. Baba tayo anak. Sa baba. Baba. So, the Messiah or Christ was confirmed by prophets when Jesus was presented in the temple. Okay, naghang ba, anak? Sa baba. Baba mo lang. Okay, ayan. Ayan. Okay, down lang yan. Okay, the Messiah or Christ was confirmed by prophets when Jesus was presented in the temple. So, ang mga Hudyo, di ba, pinapresent pa nila yung kanyang mga anak, lalo na kung lalaki yan, tinutuli po nila yan sa ikawalong araw, tapos dinadala sa templo. Okay, the Luke 2, 25-32, and there was a man, Jerusalem, whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Ngayon, sinabi na ng Diyos kay Simeon, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesaya, ang Kristo. Mantakin niya yon. Yan ang propesiya sa kanya ng Diyos. Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Mesaya. Eh, mantakin nyo kung 1,000 taon pang darating yung Mesaya. Eh, mabubuhay siya ng 1,000 taon. Hindi mamamatay yan, si Simeon. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Ngayon, bakit sinabi sa kanya ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat di niya makikita? Hindi ibig sabihin no, na matagal ang buhay niya, abutin siya ng 1,000 taon.
Kaya sinabi ng Diyos sa kanya yan, pinapahayag ng Diyos kay Simeon na ang Kristo ay ipapanganak sa kanyang panahon. Naintindihan niyo po? Hindi ibig sabihin ng Diyos, matagal ang buhay mo, abutin ka pa ng daan-daan hanggat di dumarating. Hindi yon. Sinasabi ng Diyos kay Simeon, darating ang Mesaya sa panahon mo. In your lifespan. So ano ba lifespan ni Simeon? Ano ba ang lifespan ng tao? Mga kapatid. Oh, maaring ang lifespan ng tao ay sabihin natin ay 120. Ah, ando ko lang po yun. Ah. Kasi ang Guinness Book of World Record nasa 121. May umabot eh. Around yung lifespan. Ah. Ngayon, paiksi ng paiksi ngayon ng lifespan. Lalo na, na-injection na tayo. Joke lang. Joke lang ha, joke. Okay, ba't ba pumasok doon? Ano? Anyway, may eternal life naman tayo, di ba? Eternal naman yung buhay natin. So, yung physical lang, yun ang umiksi na sa panahon natin ngayon. Ano? Anyway, mga kapatid, si Simeon ay hindi mamatay. Ibig sabihin, darating yung panahon, darating sa kapanahunan niya ang Mesaya. Akalain nyo, nakita niya ang batang si Jesus nung pumasok sa templo, dala ng nanay. Dala ng tatay, kasama ang tatay na si Jose. Okay, ang sabi niya, and he came in the spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus, so bata na po si Jesus nung dinala, pinersen sa temple, to carry out for him the custom of the law. Hindi na natin alam kung ano yung custom ng law na yon. Pero si Jesus ay bata na siya, hindi na siya baby, no? Bata na siya, dinala siya. So, ito yung maaring bago sila bago yung pagpatay ni Herod, mga 2 years old na ang Panginoon bago sila pumunta ng Egypt. And then he took him into his arm. Kinuha siya no ni Simeon at sabi niya at nagpuri siya sa Diyos. Sabi niya, "Now Lord, you are releasing your bondservant to depart in peace." Pwede na siyang mamatay. Di ba? According to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all people, a light of revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, ano? Okay, hindi lang po yan, kundi meron pang isang propeta na babae. O yung isa si Simeon, lalaki, di ba? Yung isa, ito, babae. Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. So, ito ay isang nag-exist, no? May mga propetang lalaki, may propetang babae. Prophetess po ito. At siya yung pinaniniwalaan na sa templo po siya. Itong si Simeon at si Anna ay ginagalang ng mga Hudyo. Ibig sabihin, pag anong sinabi nito, pinaniniwalaan nila. At ito yung testimony ng Diyos na si Jesus nga ang sa magitan ng mga propeta na nag-e-exist pa noon, okay, sa magitan ni Simeon na nagpatotoo ang Diyos sa kanya, may prophecy ang Diyos sa kanya, at si Anna na isang propeta, propetang babae. Ayan. Ngayon, ganun din, nakita rin niya, verse 38, at that very moment, she came up and began giving thanks to God. Alam niyo, paano na to, nakatira na to sa templo, doon na nata natutulog to. Baka may tulugan ng mga propeta ron, merong accommodation ng mga propeta, doon na siya nakatira, doon na siya day and night eh. Kaya hindi magmimintis, pag dumating ang Mesiya, kita niya talaga. At nung nakita nga po niya yung bata, at that very moment, she came up and began giving thanks to God, and continued to speak of him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem. So sinasabi niya, itong batang ito ang tagapagligtas. Yan, purihin ang Panginoon. Okay, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Okay. Ngayon, pangalawa, ito nire-review na lang po natin, ano? Pangalawa, Christ will be called a Nazarene. Ito, maganda to, ano? Kasi sa Catholic, kakalipas lang, pero hindi natuloy yung prosesyon yata, no? Ayan.
dahil sa pagtaas ng COVID, no? Na si Kristo tatawaging Nazareno. Okay, maraming mga tao hindi alam. Ang isip nila ay Nazareno yung maitim, di ba? Yung negro, no? Nasudog kasi. So yung santo na ni Kristo, yung ibig sabihin santo, rebulto ni Kristo. So hindi po 'yon ang Nazareno ng Biblia. Iba po yung Nazareno ng Biblia. Ang Nazareno ay yan ang katawagan kay Kristo. Matthew 2:23, and came and lived in a city called Nazareth. This was to fulfill what was spoken through the prophet, he shall be called a Nazarene. So, hindi nagkataon yun na siya ay lumaki sa Nazareno. Kaya yung mga Hudyo ay okay din naman, alam nila, lumaki si Jesus na sa Nazareth, ay naka-prophecy na po yan, tatawagin siyang Nazareno. So, lalaki ang batang ito sa Nazareth. Ngayon, may kahulugan po ang Nazareth o Nazarene o Nazareno. At siya ay tatawaging Nazareno according to the prophet, sabi sa Matthew 2:23. Okay. Ngayon, sabi sa John 1:45-46, sabi ni Philip, Philip found Nathanael, ito po yung mga apostol, and said to him, we have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote Jesus of Nazareth, the son of Joseph. So ito na yung sinasabi ng mga propeta na tatawaging Nazareno. Si Jesus na Nazareno, siya ang Kristo. Kasi ang Kristo tatawaging Nazareno. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng Nazareth? Nazareno. Okay, baba na lang po tayo. Ngayon, si Jesus pa talaga ay tinawag na Nazareth o Nazareno. Jesus of Nazareth. Jesus the Nazarene. Okay? Tinawag po ba siya? Okay. Kamangha-mangha, si Pontius Pilate, John 19:18-19. Now, Pilate wrote a title and put it on the cross. Yung title ni Christ. Ano ba ang title niya doon sa cross? Nung pinako siya. Anong nakalagay? Ito po ay translated sa iba't ibang lengguahe. Okay? Romano, Hebreo, Grego, at iba pang salita. O Aramaic, o iba pang salita. So, kung hindi ako nagkakamali, mahigit tatlong language yun nakalagay doon. Para lahat ng tao, ano man ang lahi mo, mababasa mo. Pero ito po ang translation sa English. Ano po ang nilagay ni Pontius Pilate nung nakapako po? Ano po ang title nito? Sino ba itong nakapako na to? Siya lang po yung may title. Sabi sa verse 19, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Maging si Pontius Pilate, kinikilala niya, alam niya yung title nito, Jesus of Nazareth. Kasi ito po ay binanggit na ng mga propeta sa Old Testament. Okay, bigyan ko lang po kayo ng ilang kasulatan. Judges 13:5, for behold, you shall conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head. For the boy shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel from the hands of the Philistines. So, ito po ay isang uri ng Nazareth na ang tinutukoy po rito, originally, pero kay Christ, prophecy po ito kay Christ, pero nung panahon na yan, ay nangyari po yan kay Samson. Tama po? Munti ko na sabihing Hercules. Yung malakas, di ba? Ano pinagkaiba ni, ano, ni Samson saka ni Hercules? Ha? Si Hercules, malaki katawan, di ba? Yung meron ba kayong nakitang Hercules, gumanap ng Hercules payat? Ha? Nakatawan ni Amado, siya si Amado. Di ba? Hercules, walang maniniwala, di ba? Kasi si Hercules, kita mo agad, malaki katawan, magandang katawan, malakas, ha? Magandang lalaki. Si Samson, hindi malaman ng mga kalaban niya saan ang gagaling yung lakas. Kasi yung katawan niya, ordinaryo lang. Parang si Amado lang eh. Ha? Yun lang, long hair. Mahabang buhok. Saan ang gagaling ang secret? Kaya hindi nila mahuli. Alam nga naman yung katawan nito eh. Malaki pa katawan ng mga kalaban eh. Pero ang lakas. Paano nangyayari? Ano po ang ibig sabihin ng Nazarite? Okay, since birth. Ngayon,
si Samson, binrek niya yung kanyang pagiging Nazarite. Pero si Jesus, yung pagiging Nazareno ni Jesus, tuloy-tuloy, hindi niya binrek. Kaya ang tunay na Nazareno, si Jesus, walang taong nakaganap ng title ng Nazaret. Si Jesus lang. Ano ba ang ibig sabihin ng Nazareno? Okay, ang Nazareno ganito. Number 6, 1 to 2, the law of the Nazarite. Again, the Lord spoke to Moses saying, verse 2, number 6, 1 to 2, speak to the sons of Israel and say to them, when a man or woman makes a special vow, the vow of a Nazarite to dedicate himself to the Lord. Ayan. So, ibig sabihin pala ng Nazareno, dedicated to the Lord. Okay? For God's use only. Para lang siya sa Diyos. Pwede palang babae, pwedeng lalaki. Pero wala pong naka-perfect niyan. Lahat po yan, binebreak nila yung vow nila. Pwede ka kasing makawala eh. Sa vow na yan. Kaya si Kristo, pansinin nyo, wala na siyang time sa love life. Kasi ang buong buhay niya, dedicated siya sa Diyos. Yun po yung pagiging Nazareno. Someone who is dedicated to the Lord. Yung kanya pong buhay ay para lang sa Panginoon. Wala nang iba. For God's use only. Dedicated to the Lord. Hindi po binrake niya yan. So, yan pong tungkol sa Nazareno, marami pong mga propeta ang sumulat niya. Iilan lang po yung mga binanggit ko, mga kapatid. Kaya si Jesus ay a Nazarite. Jesus of Nazareth, someone who is dedicated to the Lord until the end, mga kapatid. So tayo kaya, ay pwede kaya tayong maging Nazarite? Dedicated to the Lord until the end? Baka pagdating nung tataka na, baligtad na tayo. Di ba? Ako, kinunsinti ko pa tong sige, gobyerno kayo eh. Sundin ko kayo. Submit eh, sige. Submit tayo. Okay. So, bakuna. Okay. Saan ba injection na niyan? Dito sa Ayan. Gusto ko nga sana sa pit eh. Kaya nakakahiya doon. Daming tao, tutuwad ako. Ito, Ayan, di ba? Sige, dito na lang. Kasi nung bata ako, sa pit ako ini-injection na ng doktor eh. Eh ngayon, sige, dito na lang. Okay. Ayan. So, mamimili ka naman eh. Diba? Saan mo gusto? Sa balikat o sa puwet? Ayan. Pero yung tatak ng Antichrist, saan yung tinuturo? Saan nilalagay yun? Okay, sa noo o dito. Ngayon, pag dyan ka na i-injectionan, ibang usapan na. Diba? Tatak na to. Ha? Hindi na tayo pwede ron. Okay? Ngayon, pagdating doon, sa panahon ng Antichrist, are you dedicated to the Lord? Hanggang kamatayan ba? Sasabihin mo, ikaw ay kay Kristo pa rin hanggang mamatay. Diba? So, ang mga Kristiyano, nasa atin si Kristo. So, in a way, we are also dedicated. So, pag tinanggap mo si Kristo, you are dedicated to the Lord na. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, pag sinabing dedicated, walang backslidan, walang atrasan, patay kung patay. Diba? Amen po ba? Okay. So, yun po yung iiwasan natin, ha? Yung tatak sa ha? Dito, kasi marami nagsabi, yung meron akong kilala, talagang church, eh. Sa kanila, yung vaccine, tatak na ng Antichrist, eh. Eh, ibig sabihin nito, hindi ito aral sa sa Biblia. Yung vaccine ay lang yan, preview of the Antichrist. Ang target talaga niyan ay yung vaccination card. At yung vaccination card, later on, yung vaccination card, later on, yan yung i-implant sa dito. Okay? Yan yung merong scanner, di ba nasanay na tayo ini-scan, pero temperature pa lang yun. Sa susunod niyan, may implant, tatapat mong ganon. Hindi na temperature ang kukunin, kundi yung card, yung identification mo. Kaya, yung mga tao, unti-unti, kinukuha na rin tayo ng identification.
yung ini-scan yung mata? Na-scan na ba yung mata nyo? Hindi pa. Pa-scan ka na, Brad. Hindi mo masakit eh. Ganyan ka lang. Oh. Kasi identification mo yun. Yun ang yung identification mo yun, yung ilalagay doon sa microchip na later on, kasama na yung vaccine card, kasama na yung identification, SSS, pag-ibig, nandun na lahat yan. So, magiging ID muna yan, one ID. And then later on, magiging microchip. Kasi nawawala eh. O, para hindi mawala, tuturok na dito yan. O kaya sa noo, microchip. Later on. Ha? Okay. Kaya na, ba't tayo napunta ron? Nabanggit lang. Okay? So, yung bakuna, hindi pa yan ha. Ang target talaga, kaya binabakunahan lahat na para magkaroon ng vaccine card. Yun yung card. Yun ang kanilang target talaga. Magkaroon ka ng card. At yung card, ang hinahanap. Ha? Eh, gusto ko nga. Ito, ang sakit pa nga. Eh. Ito yung bakuna ko. Hindi naman niya nahanapin, di ba? Ito, dito ako in-injection na. No? Ito, tingnan mo. Oh, may tusok pa. Yan, no? Mamaga pa nga. Hindi yan ang hanapin eh. Ano hanapin? Yung vaccine card. Nasaan yan? Nasa cellphone mo. Nakalagay sa RA11525, digital ang vaccine card. Digital siya. So, pag sinabing digital, pwedeng ilagay sa microchip. Hindi siya papel. Digital. Ibig sabihin, may intention na ilagay sa microchip at yun yung ilalagay sa'yo, i-implant. Digital. Okay po? Nasa batas yan. Yan. Digital ang intention ng vaccine card. Okay, anyway, mga kapatid. Number three, Christ as a 12-year-old child shows already doing his father's business. So, umalis sila dahil tinatarget sila ni Herod, pinapatay yung mga bata, 2 years old, tumira sila sa Egypt, ayon sa kasulatan, at nung 5 years old na si Jesus Christ, ay patay na si Herod, pero yung anak niya mabaksik pa rin, baka pag-initan pa siya. So, para save sila, hindi na sila bumalik sa Bethlehem, doon na sila bumalik sa tinitira nila. Saan po nakatira si Joseph? Doon po yung bahay nila sa Nazareth. Kaya pumunta sila sa Nazareth. Ngayon, every year, bumupunta sila sa Jerusalem. Now, nung 12 years old, si Jesus ay nandun siya sa templo. Okay, sabi sa Luke, nung nawala siya, alam niyo yung istorya, nawala siya, di ba? Hinanap siya ng, ay, nawala. Kala kasi nila nasa mga kamag-anak. Kasi pagpunta sila doon, lahi-lahi. So, kamag-anak yan. So, kala niya, doon siya sa mga kamag-anak niyang iba. And he said to them, why is it that you were looking for me? Did you not know that I had to be in my father's house? Alam niyo doon sa templo, sa Jerusalem, tinuturuan niya yung mga pari doon, no? Mga parisis. Namamangha sila dahil saan kinukuha ng bata nito yung kanyang talino. But they did not understand the statement which he had made to them. Sabi sa Psalm 40 verse 8, katuparan ng hula, I delight to do your will, O my God, your law is within my heart. Ang batas ng Diyos, salita ng Diyos, nasa puso na ni Kristo. Kaysa nang galing, wala naman nagturo sa kanya, 12 years old, mantakin nyo. Yung kaalaman niya sa kautusan, mga kapatid, daig pa yung mga pariseyo na nakikinig sa kanya. Bakit? Kasi nasa puso niya. Ay, according to the prophecy, 12 years old pa lang siya. Gusto niya, na doon na siya sa templo. Nagtuturo tungkol sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At panghuli, sa ministeryo ni Kristo, a messenger will prepare the way for the Messiah. Ito na yung pinakapinali. Merong magpapatotoo, according to the prophecy, na si Jesus nga ang Messiah. Sasabihin, siya ang Messiah. Ang Kristo. Ito ang huling propeta ng Old Testament. Alam niyo ba kung sino yung huling propeta ng Old Testament? Hindi si Propeta Ana, no? Hindi si Simeon. Kung hindi, si huling propeta ng Old Testament, bago dumating si Kristo, New Testament, ay si Juan de la Cruz. Ay hindi, Juan Bautista. John the Baptist. Luke 3,
3 to 6, and he came into all the district around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, the voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his path straight. Ayan. Every ravine will be filled, and every mountain and hill will be brought low. The crooked will become straight, and the rough road is smooth. And all flesh will see the salvation of God. Sino po naganda ng daraanan ni Jesus sa mga puso ng mga tao? Ano po ang mensahe ni John the Baptist? Ano ang pinakamensahe niya? Repent. And ano, be baptized. Yung baptism, si ano yun? Yun po yung pagpapakita na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So iba po yung baptism ni Jesus. Iba po yung baptism ni John the Baptist. Yun po yung sign ng repentance. Kaya si Prophet John the Baptist, hindi mo pwedeng dayain. Alam niya kung yung tao nagsisisi. Alam niya kung pinepeke mo lang siya. Ito ba talaga nagsisisi ito? Alam ni John. Kailangan tayong magsisi muna sa ating mga kasalanan at susunod, mananampalataya kay Kristo. At ako, naniniwala ako, ang pinakamahirap gawin, yung pagsisisi. Madaling manampalataya kay Kristo. Ang pinakamahirap, yung ginawa ni John the Baptist, yung magsisi ang mga tao. Kasi yung kasalanan, pag nagsisi ka, tatalikuran mo na. Panginoon, ito yung pagiging makasalanan ko, binibigay ko sa iyo. Sinosurrender mo na sa Diyos at humihi ka ng kapatawaran. So, pag iniskip mo yung repentance, yung pananampalataya, magiging hilaw yon. May invalid. Bakit po? Kasi hindi ka dumaan, hindi mo na-prepare yung heart mo, hindi na ihanda ni John the Baptist yung iyong puso. So, kailangan maihanda muna. So, yung true faith comes from true repentance. Kaya dalawa talaga yan. Repent and believe. Hindi mo pwede skip yung repent. Kasi pag hindi ka nagsisi, hindi ka mananampalataya sa tagapagligtas. Hindi mo kailangan ng Savior pag hindi ka nagrepent. Kasi yung repentance, na makasalanan ka eh. At dahil makasalanan ka, yung kasalanan mo, sinosurrender mo kay Christ. So si Kristo ang magliligtas sa iyo sa iyong pagiging makasalanan. Ngayon, paano mo magiging Savior si Christ kung hindi mo kinikilala na ikaw ay makasalanan? Saan kanya ililigtas? Diba? Panginoon, iligtas mo po ako. Isang makasalanan. Kaya yung pagsisisi, very important yan. Requirements yan sa faith. Kasi repentance leads to faith. Ang faith is Christ. Jesus is the Christ, the Messiah, your Savior. E paano mo siya gagawing Savior, tatanggapin tagapagligtas, kung hindi mo naman kinikilala na sarili mo, kailangan mo ng tagapagligtas sa kasalanan. E hindi mo nga kinikilala na ikaw ay makasalanan, at yung kasalanan mo, hindi mo naman sinosurrender sa Kanya. So para iligtas ka ni Kristo, manampalataya ka sa Kanya, kailangan yung kasalanan mo, i-offer mo sa Kanya, i-surrender mo sa Kanya. Ang tawag doon, repentance. Okay? Ginawa na ba natin yung repentance? Amen? Uy, wala nag-amen ah. Ginawa na ba natin yung repentance bago manampalataya? Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. So, walang duda mga kapatid, in conclusion, si Jesus nga, ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Wala nang iba. Payapa na tayo rito. Amen? Okay. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po. Sapagkat alam namin si Jesus nga ang tinutukoy mong anak mo na siyang Kristo na aming tagapagligtas. Marahil, Panginoon, hindi lahat ng tao naniniwala. Maging ang mga Hudyo ay hindi lahat naniniwala. Maging ang mga ibang lahi ni Abraham, ang mga Muslim, ay hindi naniniwala na si Jesus ang anak ng Diyos.
Dalangin po namin sila na sila'y makakilala sa iyo. Sapagkat sila po ang pinakamalapit na maniniwala at mananampalataya sa iyo. At dinadalangin din po namin ang mga ibang mga reliyon at lahi at maging yung mga hindi nananampalataya sa iyo. Mabahaginan po sila ng ebanghelyo at baka sakali ay manampalataya sila sa iyo, Panginoon. Nilalapit po namin sila sa iyo na makawala po sila sa bihag ng kaaway. At kami po, Panginoon, ay gamitin mo upang maipahayag namin na si Jesus nga ang Kristo, na si Jesus nga ang Nazareno, na si Jesus nga ang bugtong na anak ng Diyos. Gamitin mo po ang bawat isang naritong ipahayag ito sa mga tao hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, naming Panginoong Yeshua, ito po ang aming dalangin. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Amen.